morning, guys. Namamagapay po ako. Guys, bad news. Sirahan kami. Nagwiwigil yung gulong namin ni Papa sa harap. Morning. Namamaga pa yung mukha. Daw wala katulog ng maayos ang ingay ng ano yung mga puno ng gampasan. Yun guys, kagigising ko lang. Mag-toothbrush lang ako. Punta ako nakatulog daw maayos. Hangin, tapos yung mga puno ng gampasan, tapos yung mulan pa ng malakas. So yun, bago ka lang pala dito sa channel ko, ako nga pala si Ace. At ito yung part 2 ng video. Kung hindi nyo pa napanood yung part 1, panoorin nyo. Diyan lang sa taas yung link. So panoorin yung part 1 bago nyo panoorin itong part 2. So kagabi hindi sana ako maliligo. Kaso chinik namin yung shower dito. Meron palang heater. Kaya pwede kang maliligo kahit sobrang lamig. Meron sana ano dito. Basketball court. Meron sana ng basketball court. Tennis court. Kaso naman basa. So guys, ito yung tinulugan namin kagabi. Ito ako natulog. Tingnan nyo naman yung sopit ng higaan ko. Ano ako ulit matulog. Ito yung ito pa, pumunta tayo dun sa ano na magkakape tayo. O magbe-breakfast. So mamaya, magbe-breakfast muna kami dun sa harap. And then tapos, babalik ulit kami dito para, ewan, baka matulog. Ang lakas kasi ng ulan, baka hindi makapag ano, falls ganun. Kung minto yung ulan, pwede punta ng falls. So yun guys, punta na kami para mag-breakfast. Tapos after nun, siguro dadaan kami sa waterfalls. Or kung hindi, baka uwi na kami kasi walang tigil yung ulan eh. Wala nang connection. Yung sapatos na lang, hindi na ako magsasapatos. Dito yata kami magbe-breakfast. So kami lang talaga yung tao dito pala. So abang hinahantay natin yung... Oo nga, nandito yung swimming pool.
kahit malamig. Sana dito tayo nag-inom doon. Nandito yung swimming pool din nakita. Sayang. Plastic ulit. Pero kung bumalik tayo, bawa, hindi pa tayo nakaliit. Oo, naligyan pa tayo. Coffee. Yung tayo ng soup kasi malamig. Panalo. Yun, katasan po. Pwede. That's it. One eternity later. Hello, welcome to our vlog. This is Ace and I'm Seth Richmond, and together with our brother and Oscar, we will do the, what is the our challenge by today? Pool challenge. We will jump for the 18 degrees Celsius in the swimming pool. That's right. Let's go. New pool attendant now. Before the challenge. Before the challenge start. Okay, now we will start to do our challenge by today. We will try jump together to the 18 degrees Celsius. So now we will start. So yun na yung challenge namin. So magsiswimming muna kami dito. Sa sobrang lamig, 18 degrees Celsius. Hindi mo kami kalupit. Magsiswimming ng malamig na weather. Napakalamig talaga, sobrang. So, magsiswimming muna kami. Lamig! So guys, dapat talaga uuwi na kami at pupunta na lang kami sa waterfalls. Kaso nagkayaan kami na maligo ng swimming pool. So ilang siguro magsiswimming muna kami ng mga ilang minutes. Tapos nadiretso na kami sa waterfalls. So wait. One eternity later. So guys, tapos na yung pool challenge namin. Magpipis na lang ako. Tapos pupunta kami sa may waterfalls. So let's go sa waterfalls. So guys, we are now on the way papunta ng waterfalls. Pero medyo maambon kaya tatago ko muna tong camera. What follows is a brief construction montage. So ito yung school na made in recycle. Lahat ng makikita niya dito. Recycle lahat ng ginamit nila. So ito yung maganda dito. Yung latis yan, nagpapano ng latis yan.
ready sa amin papunta sa waterfalls. So tara, sundan natin sila. So pababa, medyo madulas ka. Tala ka rin, tatakbuhin ko na lang. Takbo! So guys, hindi kami papayag na hindi mapuntahan tong waterfalls na to. Kasi isa rin to sa main purpose kung bakit kami pumunta dito. So tara, punta natin! Okay, so man daw. Pwede gamitin to. So dito natin yung waterfalls. Ayun, kaso malakas yung alon. Tignan natin. Hindi naman ito waterfalls. Sayang dito hindi malakas yung alon. Masarap sana maligo dito. Kaso masyadong malakas yung alon, delikado. Parang sumaragas ang tubig lang. So punta tayo dun sa harap, titingnan natin. So guys, yung lugar dito, maganda siya para sa mga gusto mag-picnic, sa mga gusto mag-inuman, pwedeng-pwede siya dito. Pwede rin yung mga mahilig mag-Instagram dito kasi maganda yung view nung maganda yung background, may falls siya na lumaragasa tulad niyan. So I recommend na punta kayo dito, no, kapag gusto nyo pumunta ng Kirirom. Like if you want to go here in Kirirom, make sure to visit this place because this place is a good place for picnics like that. Yeah, so tara, hanapin natin yung talagang pinaka-falls kasi parang dito, pinaka-baba na to. Siguro nasa unahan yung pinaka-falls. Yung falls talaga. So, tignan natin kung maanap natin yung falls. So yun guys, mapapagas lang kami kasi baka bababa na rin kami. So, time check, 11:41 AM. Magto-12 na. So kalalabas lang namin ng intersection, kakalagpas namin ng intersection papunta ng Kirirom province. Nasa main road na kami. And so mga 3 hours pa na biyahe, 3 hours siguro. Or kasi basa yung daan, so kailangan dahan-dahan lang. Guys, bad news. Sirahan kami. Nagwiwigil yung gulong namin ni Papa sa harap. So, hanap kami ng vulcanizing shop. Delikado patakbuhin ang ano yan. Huh?
tayo doon. Kinespon, nakita mo? Nakita mo si Respon? Ha? Kinespon? Oo. Kay kuya na nag-ayos ng disc brake. Pudpud pala, naputol na yung disc brake. Kaya pala, nagwiwigil na yung gulong. So, buti na lang talaga. So, okay na. We're back on track. Tara, uwi na tayo. Nandito kami sa pinagrentahan namin ng motorcycle.
kaso sarado sila. Kaya tinatawagan namin kung sana sagutin nila yung tawag namin kasi sarado sila. At sana, kung na-enjoy mo tong video na to, i-hit mo na yung subscribe button at i-share mo na rin. Yun lang siguro, maraming salamat sa mga nanonood at peace!